Guys, what's up? Jason X Gaming again. Mabalik para sa panibagong video dito sa Ragnarok X Next Generation. So guys, topic natin ngayon is yung aking progress, okay? Hindi naman masyado interesting yung topic, pero I think makakatulong pa rin ito para sa mga players natin diyan, especially for two-hand high wizards na like me. Alright, so yung ang start natin is yung aking progress sa aking equipment. So ngayon, by the way guys, before we start, if you haven't subscribed yet, please subscribe now and yun, para makatulong kayo sa aking channel at saka syempre makakagawa pa tayo ng mas maraming content or videos for Ragnarok X Next Generation. Okay, so guys, start tayo dito sa aking progress. So, by the way guys, now 99 days na ako naglalaro. Gusto ko lang gawa ng video tong progress ko kasi nga gusto ko lang malaman ninyo na ano nang magiging itsura ng inyo or magiging ano na magiging progress ng inyong character after or when you reach 99 days of playing ROX, okay? So yun, start tayo sa aking equipment. Equipment ko pa lang ngayon guys is ito pa lang, okay? So plus 4 pa lang ang aking staff, 2-hand staff, and then plus 6 na ang aking pendant. And guys, by the way, for sa equipments ko, pag-uusapan din natin pala ang aking role as 2-hand high wizard na. Kasi before guys, offensive player ako sa KVM and GVG and you know, everything. Kasi nga nung time na 'yon, medyo wala pa masyadong mga DPS sa aming guild. And by the way guys, ngayon pala is nag-change na rin ako. Bago na rin yung guild ko pero hindi ko pa nasasabihin sa inyo kung anong guild to. Pero you know, watch out na lang for my next videos, okay? So guys, balik tayo sa accessories ko. So from Age Twisted Ring, nag-change na ako to Mammoth Gray Mammoth Brooch, and from Glorious Statue, I change it to Pendant na. So M-Pen, more on magic penetration na ako ngayon. So bakit ako nag-change? Simple lang, dahil mas mahalaga yung magic penetration for me, okay, kesa sa magic attack, pure magic attack. So na-realize ko yun guys simula nung yung utol ko kasi, yung kapatid ko, naglalaro rin ng ROX. Kaso na sa isang ibang server nga lang, nandun sa Odin. Ngayon, ako kasi nasa Gaya, Manila ako. So, ang ginawa ko guys is, sinunod ko yung payo niya na mas maganda raw ang build na ganito. Yung with brooch and pendant. Or, let's say, kasi siya Lord Knight, then siya kasi ang build niya is penetration type. So, tinry ko rin yun. Sinunod ko yung payo niya. And guys, ang ganda ng result. Maganda, mas okay itong ganitong build compared doon sa pure magic attack. Kasi ang sa pure magic attack guys, ang pinapalakas lang nito is yung bolts mo. Well, palalakasin naman niya lahat, pero priority niya is yung mga single target skills mo, which is yung mga bolts ng isang wizard. So yun, pinalitan ko, and surprisingly, I got a better result. So, I think magsistick na muna ako dito sa ganitong build for now. Kasi medyo mas may silbi siya. So, going back to my role guys, yun nga, before offensive type, hindi ako masyadong nagsusupport. So, umaatake ako kasabay ang mga Lord Knight and mga ibang melee players like Assassin. Yun. So, sinasabayan ko yun sila. Pero ngayon guys, I switch my role to support. So, siyempre, since nag-switch na rin ako to support, I changed my skill build. So for my skill build guys, ito na pala yung aking build ngayon. So dito, I'm talking about KVM ha. Syempre. So for KVM, for PvP, first set of skill ko is, well, same. Okay, same pa rin yung build, same pa rin yung pagkakasunod-sunod. Ang change ko lang guys is yung second build ko, second set of skills. So pasok pa rin yung aking sight, which is level 1 lang. Kasi no need na siya i-level up guys unless kailangan mo lang more damage, which is hindi naman kailangan talaga sa sight. Kasi ang purpose lang nito is
pangtulak lang ng kalaban at pang stun. And then ang malaking change dito guys is this. Kumuha na ako, pinasok ko na yung build ko na yung skill ko na Earth Spike level 10 and then Frost Nova level 10. So baka magtataka kayo bakit ako kumuha ng Frost Nova, kasi guys useful siya. Okay, useful siya in a way na kailangan mo protektahan yung High Priest nyo, and kailangan actually ano to siya eh, offense and defense na rin for you and for your High Priest. So kumuha ako ng Frost Nova guys kasi gusto kong i-maximize yung aking pagiging crowd control and support, support na rin sa High Priest. Next one is my support set of skills. So yun, amplify magic power. Okay, explain ko dito kung bakit binabaan ko ang level to 7. Dahil guys, since magsusupport ka lang naman, hindi mo lang naman iniisip, syempre hindi mo lang iniisip yung sarili mo, kundi iniisip mo yung support nyo, yung High Priest nyo. Kailangan protektahan mo siya at all cost. So ang kailangan mong gawin is always siyang dapat naka-on, kasi kung ile-level 10 mo lang nito, o ile-level 10 mo to, hindi to effective. So hindi naman kasi damage yung habol mo, hindi naman talaga damage ang habol ng support. Syempre of course kailangan lang nating kumilos-kilos at protektahan ng ating High Priest. And next, firewall. Actually gagawin kong level 10 to, hindi ko lang inuna ko lang yung iba, pinrioritize ko lang yung iba. So level 9 pa lang siya. Actually kahit level 9 sapat na to eh, goods na to. Pero syempre ma-max ko pa rin to. Last is safety wall. So yun, level 10, syempre no brainer, kailangan mo talaga yung level 10 yan. Yun guys ang aking change ko sa aking skill set. So yun, kailangan ko talagang kunin lahat ng stun, slow, lahat whatever na makatulong para makasupport sa aking High Priest. And guys, malaki ang difference compared sa role ko noon na offensive type, tig stun. And guys, napansin nyo wala na rin pala akong Meteor Storm. Okay, Meteor Storm, if you are a support type of guys or support role mo, huwag mo nang kunin ang Meteor Storm dahil walang silbi yun. Okay, kahit sabihin natin may stun yun, 20% chance lang na mag-stun yun. And worst is hindi pa tatama lahat ng Meteor Storm mo, less na wala silang obyun and na-stun sila ng gravity, then paulanan mo sila noon. Kaso hindi naman ganun ang role mo eh, hindi ka naman killer. So stick ka na lang sa ganitong build, or if ito makatulong sa inyo, biyahin nyo na rin. So yun. And guys, okay, balik tayo dito. Yun, sa 99 days ko na paglalaro, ito pa rin ang aking ginagamit for now for PvE. Okay, so ginagamit ko pa rin yung glorious set ko. Hindi ko na sila ginalaw guys simula nung nalagay ko to. Hindi ko na sila ila-level 60. Kasi wala na akong reason kung bakit ko pa sila ila-level 60. Kasi papalitan ko rin naman ito ng mas magandang set. So, ang habol ko lang naman dito is itong ferocity level 3. Para lang magkaroon ng additional damage at mas mabilis mong makill yung mga mobs. Especially large mobs. Kasi kung naghabol mo i-level, kailangan mong pumunta sa mga large. Pero kung hindi ka naman nagmamadali at wala kang problema sa Zenny, doon sa large ka na lang. Pero for me kasi guys, kailangan ko kasi ng Zenny. Okay, kasi preparation for upgrades and refine. And then for other stuff na rin tulad ng pagpapakain ng pet. Kasi ang mahal ng pakain ng pet. By the way, 29, level 29 na pala tong si antihistamine ko. Pangalang gamot. Okay, so yan, level 29, malaki na ang bigay niya guys, at napa-level up ko na rin siya sa advance isang beses. And then yung slime ko rin pala level 27. So both pets guys are important or malaking silbi nila sa KVM. Depende sa magiging kalaban nyo. If kung sakaling medyo dehado kayo at kailangan mo talagang pakunatin yung sarili mo, slime ilabas mo. Pero if medyo kaya-kaya yung kalaban at kailangan mong pumasok sa laban, gamitin mo na lang itong hornet. Kasi may damage to at may HP na rin at the same time. So yun. So yun lang yung sa akin guys. Yun lang yung aking, yun ang progress ko sa ngayon. At kung meron man kayong gustong malaman, hinahanap na or questions, just comment down below guys. Okay? So para masagot natin yan. So yun, ngayon guys, last is pag-uusapan na lang natin yung aking future plans for my two-hand wizard. So guys, ang akin kasi, since
ito na, ito na progress ko ngayon. Gusto ko sanang mag-focus na lang sa PvP kasi wala naman akong habulin talaga sa PvE kasi kayang-kaya ko naman kahit anong mobs. Depende na lang sa gaano kabilis maklear yung mga mobs yun. So I'm level 69 na rin sa ngayon, going 70 na. And now ang gagawin ko na lang is focus ako sa aking awakening. So sa awakening guys, ang ginagawa ko pala ngayon, kaya ako nag-iipon kasi bala kong ipa-level 4 to. So ngayon guys, 120 pa lang. Ito pa lang ang aking progress sa level 4 awakening tier. So yun, ito pa lang nabuo ko, tatlo pa lang, 120, 120 and then 30. Then yung iba susunod na. So bakit itong inuuna ko? Kasi guys, malaki ang may bibigay nito sa iyo, hindi lang damage kundi HP rin. So balance, okay? Balance siya. Maganda ito muna yung level up nyo kasi muna mas itong pinakamadaling i-level up. Yun nga lang medyo mahal. Kailangan mo ng tons of crystals para makumpleto mo to. And then if nagtataka kayo guys, level 3 pa rin ang aking shadow equipment. Kasi hindi ko pa nire-recommend sa sarili ko to na kailangan i-level up. Dahil konti pa lang ang inscription ko at pioneer. Pero ang ngayon, good thing na may bago na akong guild. Ang habol ko ngayon is yung Murphy set. So meron na akong Murphy shawl and then meron na rin akong Murphy's robe. Isa na lang yung shoes, yung boots na lang or yung shoes para makompleto ko na lahat at syempre mas lalo na tayong kukunat at mas magagampanan na natin nating role as support. Syempre hindi tayo pabigat sa ayaw ko maging pabigat sa team namin kaya ayaw kong parating patay. So kailangan natin ng survivability at the same time nagko crowd control. So yeah, busy tayo sa PvP, busy tayo sa mga tayong mga tuhan. Laki ang papel natin. So yun lang guys, kung gusto nyong i-copy ang build dito lang or kung gusto nyong may mas maganda kayong suggestion sa inyo, sa sarili nyo, then go ahead. Akin lang, gusto ko lang i-share yung aking progress sa aking two-hand wizard. And then what else? Yun lang siguro guys, yun lang aking masishare sa ngayon. And then siguro sa mga susunod na weeks after ko sa upgrading, magpo-proceed na ako sa pagbasag ng aking mga accessories. Magre-refine na ako. So, yun lang ang progress ko sa ngayon. And again, guys, F2P player tayo, hindi tayo pay to win. And kaya nagtataka kayo, medyo mabagal ang progress natin and 99 days na ako naglalaro. Dahil yun, dahil hindi ako masyadong gumagasto sa game, okay? Saktuhan lang. Hindi naman masyado. So yun lang guys, yun lang ang aking ma-share sa ngayon. And sana may nakuha kayong tip. If mayroon kayong gustong content or video na gusto niyong makita dito sa channel ko, please comment down below na lang para makagawa natin. Kasi guys, sa panahon ngayon sa ROX, medyo ang hirap ng gumawa ng content, no? Well, hindi naman ako nagsasawa sa game kasi nga nagsasawa ako, hindi na ako aabot sa ganitong level at hindi na ako maglalaro, okay? Pero syempre, tuloy-tuloy lang kasi nasimula na natin and still nag-enjoy pa rin naman ako. So yun, gusto ko lang malaman nyo na I'm still enjoying the game and continue lang tayo sa pag-create ng videos about ROX, okay? So guys, again, subscribe na and sana nakatulong yung build ko, sana nakatulong yung video. And see you on my next videos guys, okay? Peace out.